Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating Midweek Tagalog Service. Ako po si Elder Carla, ang makakasama po ninyo sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos ngayong gabi. Kamusta na po ang lahat? Amen! Alam ko po ang bawat isa ay excited. Amen! Ang bawat isa ay punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng warmth. We are all on fire sa presensya ng Panginoong Diyos. Glory to God. Amen. Alam niyo po, nakaka-bless na ma-witness ang pagkilos ng Panginoon sa ating simbahan. Amen. At dati, hindi naman tayo ganito ka-close. Dati, hindi naman natin masyadong kilala yung isa't isa. Pero ngayon, when you say Lorian, kahit Lorian Sharjah yan, kahit Lorian Ajman, when pagka tayo ay pinagsama-sama, you can see the heart of Jesus sa buhay ng bawat isa, kung how God has united us in His love. Amen? Na makikita mo kung paano talaga na nagre-respond ang bawat isa sa pagtawag ng ating Panginoong Jesus. Yung sa simpleng group sa ating Bible reading guide, yung araw-araw makikita mo may ibang name na nagpa-pop up doon, na nagre-respond, sumasagot sa ating mga fan trivia quizzes. Glory to God na yung dati hindi naman tayo ganito ka-close, pero ngayon we can really enjoy and bond together sa pagsagot ng mga fan trivia quizzes na yon. Really, God has made us one. Amen. More than the points na nagagather natin is that yung, alam mo yon, yung joy na sama-sama tayong lumalago sa salita ng Panginoong Diyos. And syempre, glory to God din sa ating Lorian University. Talaga naman, lakas maka-high school. And lakas naman talagang maka-teenager ng ating Lorian University. Glory to God po sa buhay ninyo na nag-participate. Glory to God, Lorian Ajman, Lorian Sharjah, Lorian Dubai, yung mga Bible studies sa Lorian. Good job po sa bawat isa. And alam niyo po ba, bukod dito sa mga gawain na to, ang maganda is that nakikita mo yung heart of obedience na meron ang bawat isa sa atin. Amen? Yung puso na gustong tumugon. Yung puso na gustong sumunod. Kasi napaka-importante po ang obedience sa buhay natin. Amen? Na kailangan talaga natin ang obedience. Amen? Because of our obedience, kaya masarap maglingkod sa Panginoon kasi nakikita natin ang obedience ng bawat isa. Nakaka-encourage tayo, nakakahawa. Amen? Sabi nga po dito sa Hebreo 13:17, sabi, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Tunay nga na masarap maglingkod, na makita na yung mga kasama mong naglilingkod ay mayroong katulad na puso na mayroon ka. Amen? Yung obedient heart, humble heart, submissive heart, yan ang tatak ng Lorian. Amen? Glory to God po. Na when you said, sabi ng teacher, you should come in uniform. Lahat tayo naka-uniform. Sabi ng teacher, you need your modules. At ito na nga, may mga kanya-kanyang printout na ng modules. Sinesend pa sa group. Sabi, kailangan ng journal. Kailangan ng daily devotion. Walang murmuring. Lahat nandyan. Tumutugon at nagre-respond. Because, bakit? Because of that obedient heart na kinraf ng Panginoon sa atin. Amen? Napakahalaga po na meron tayong tamang pagsunod. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, yung turo sa akin ng lola ko every time na may exam kami sa school, ang lagi niya sinasabi sa akin is that follow the instruction, na basta mag-exam ako, ang unang-una ko talagang pag-aaralan is that kung ano yung sinasabi ng instruction. Amen? Kasi, pag hindi ka sumunod sa instruction, kahit tama yung sagot mo, mababaliwala. Kasi, mali yung proseso na ginawa mo. Ganun ka-importante ang obedience. Amen? Kaya po ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tamang pagsunod. Amen? Bago po ang lahat, basahin po natin ang ating verse na kinuha sa 2 Samuel chapter 6 verses 1 to 15. Sabi po dito, sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayong magbasa.
Sabi daw, pagkatapos nito muling tinipon ni David ang mga pilingkawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa Burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahiyo. Si Ahiyo ay nauuna ng paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompyang. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. 3 buwang na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya kaya't kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ifod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang trompeta. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, pinupuri ka namin. Ama, pinasasalamatan ka namin, O God. Panginoon, ina-acknowledge namin na ngayong gabi, Ikaw ang mangungusap sa amin. Ina-acknowledge namin ngayong gabi, Panginoon, ang presensya mo sa lugar na ito, O Lord God. Lord, huwag mo kaming hayaang tumuloy, O Lord God, if Your presence will never be with us, O God. Kasi apart from You, we are nothing, O God. Lumikha ka sa amin, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang tanggapin yung salita mo. Ng mga tainga na handang makinig sa kung ano yung sasabihin mo, O Lord God. Lord, ng puso na obedient, O Lord God, sa mga salita mo. Panginoon, itinataas ko po sa iyo, O Lord God. Lord, ang gabing ito, O Lord God, even ako, O God, itago niyo po ako sa inyong likuran, O God. Lord, apart from you, I am nothing, God. Isinusurrender ko po sa iyo ang bawat bahagi ng gawaing ito, Panginoon. Salamat, O God, sa katagumpayan mo, O God. Salamat, O God, dahil ikaw lang, Panginoon, ang matatanghal sa aming kalagitnaan. Lord, send forth, O God, ng kagalingan. Send forth, O Lord God, ng obedient heart, ng correct heart, O God, sa puso ng bawat isa. Send forth, Panginoon, ng Panginoon, O Lord God, ng clean heart para sa amin, O Lord God. Panginoon, muli tinataas ka namin, itinatanghal ka namin, pinupuri ka namin. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po. And yun nga po, nabasa po natin yung ating salita ngayon. Ito po yung kwento nung gustong ilipat ni David yung kaban, yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan sa kanyang lungsod. So, paano ba tumakbo ang kwento? Balikan po natin. Balikan natin yung kwento nung paglilipat ng Ark of the Covenant. Sabi dito sa 2 Samuel 6:1-11, muli daw tinipon ni David yung mga pilingkawal ng Israel, mga 30,000 kalalakihan lahat. So, ang dami nila. Pinangunahan niya yung buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin yung kaban ng tipan. Na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha daw nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa Burol na isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahiyo.
So, habang naglalakad sila, si Ahiyo, yung pwesto niya, nandun siya sa harap, nauuna siya sa paglakad sa kaban. Tapos habang sila David naman, yung buong bayan ng Israel, ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit, sasaliw ng mga lira, kujabi, nagsa-celebrate sila. Habang bit-bit nila, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Nang malapit na sila sa may giika ng Nakon, natalisod yung mga baka. Yung mga baka na may dalang cart na kung saan sinasakyan ng Ark of the Covenant. Kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalahin sa lunsod, kaya iniwan niya na lang to sa Gat kay Obed-Edom. 3 buwang na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. So, mapapaisip tayo, no? Na dito makikita naman natin na yung puso ni David tama naman. Amen. Yung ginawa niyang pagsakay nung kaban ng tipan, I mean yung proseso ng paglilipat ng kaban ng tipan, it is done in excellence. Kasi nakita naman natin isinakay sa bagong cart. May pa-effort pa sila na gumawa pa talaga sila ng bagong cart para lang, especially para dun sa kaban ng tipan. Amen? Mapapansin din natin that it is done with correct motives. Kasi ang gusto ni David, syempre, siya yung hari. Gusto niya yung presence ng Panginoon, because yung Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Gusto niya yung presensya ng Panginoon nandoon sa city kung saan nandoon siya. Amen? So, it is done in correct motives. Is it done with respect? It is. Amen? Nagdidiwang sila. So, it really, kumbaga, yung ginagawa nila habang binibitbit nila yung kaban ng tipan is that with praises and worship, with a joyful heart, sa presensya ng Panginoon. Yes, it is done in respect. Is it done in reverence? Indeed, yes. Amen? Pero ano yung nawawala? Amen? Yung lahat ng ito, yung excellence, yung tamang intensyon, yung reverence, hindi to masama. Lahat to tama. But there is something that is missing. Amen? Kulang. Kasi bakit nag-fail ng lahat ng ito? All this failed simply because they have failed to have the right obedience. Amen? Bakit right obedience? Ano ba kasi ang sabi talaga ng Panginoon tungkol sa Ark of the Covenant? So, pag-aralan natin. Bakit nangyari yon? Bakit na hindi ikinagalak ng Panginoon yung proseso ng paglilipat? Malibang ilipat yung Ark of the Covenant? Hindi. Maliba yung ginawa ni David? Hindi. But the process is not how it is supposed to be. Alam niyo po ba yun? Kasi minsan, ang magandang intensyon na hindi kalakip ang tamang pagsunod sa Panginoon ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Amen? Ulitin ko po ah. Minsan, yung magagandang intensyon natin, when hindi ito aligned sa tamang pagsunod natin sa Panginoon, sometimes it can bring harm para sa atin. Amen? Alam nyo, naalala ko tuloy dito yung favorite quote ng lola ko. Bunot ko yung lola ko ngayong gabi. Hindi, kasi talagang all my childhood years are with my lola. So talagang yung kung ano yung mga natutunan ko is that I took it from her. So naalala ko lang kasi yung favorite quote ng lola ko sa akin nung bata pa ako, yung lagi niyang sinasabi sa akin,
good intention, bad result. Kasi alam mo, syempre, di ba, kapag bata tayo, nung bata pa ako, so ano, ako mahilig akong makialam yung, I mean, yung tutulungan ko si Lola sa gawaing bahay. Minsan, kaya lang, syempre, bata ka pa, hindi ka pa para dun sa gawain na yun. Minsan nakakabasag ako ng baso, minsan nakakabasag ako ng flower base. So, kaya pag nakita ko ng lola ko, sasabihin niya sa akin, good intention, bad result. Kasi alam mo, yung lola ko social yun eh, Englishera siya. At pagka ganun, sabihin niya, good intention, bad result. Sabi niya ganun. Pero, hindi siya galit. But, really, it makes sense. Na, not all good intentions ay may magandang resulta. Kasi during that time, maybe yung lola ko nakita niya yung excitement ko na makatulong. Pero yung excitement na yon, it does not guarantee good result. Amen? My heart is correct, yes. But the glass slips. Dahil kasi, I did it wrongly. So kaya napaka-importante yung pagsunod natin ng tama. Hindi kasi sapat that our intentions are right, pero our obedience is not. Partner yon, it should come together. They are better together. Amen? You should have right motives, and together with it is our obedience sa ating Panginoon. Amen? So, sabihin daw natin sa katabi natin, they are better together, good intention, and obedience. Amen? Kaya sabihin natin, let us obey correctly. Amen? Sabi daw po dito, ano ba kasi ang sabi ng Panginoon tungkol sa pagbuhat ng kabanang tipan? So, tingnan natin, saan ba nagkamali? Ano yung naging sitwasyon? Bakit nagkamali? So, dito, ano ba yung binigay na instruction ng Panginoon tungkol sa kabanang tipan? Sabi daw dito sa Exodus 25:12-15, sabi dito, gagawa rin kayo ng apat na argolyang ginto na ikakabit sa apat na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto. At isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. So, ano yung makikita natin? Yun palang Ark of the Covenant, ito ay binuo upang buhatin. Kaya may mga argolyang ginto kasi may susuot na akasya kasi bubuhatin sila. Hindi ito para isakay sa cart. Amen? Kahit gaano pa kaganda yung cart na ipinrepair mo, the Ark of the Covenant was designed para buhatin. So doon, mali. There's something wrong with the obedience. Amen? Sabi ng Panginoon, buhatin, hindi isakay sa cart. So, sabi daw, partial obedience is disobedience. Amen? So, ano yung lesson na makukuha natin dito? Yung design ng cart is that para buhatin. Amen? So, ibig sabihin, tumugon tayo sa disenyo ng Panginoon. Nasa Panginoon, let us be an empty canvas. Let God do the drawing. Let us not do it vice versa. Na igagawa na tayo ng drawing ng buhay natin, tapos ipepresent na lang natin sa Panginoon, tapos mananalangin tayo, Lord, please answer my prayer. God has always the best plan for each of us. Amen? Let us respect the design of the Lord sa atin. I mean, more than respect is that let us follow, let us obey kung ano yung design ng Panginoon sa buhay natin. Yes, it's okay to dream. Yes, it's okay to plan. But let us not forget to acknowledge the will of God in our lives. Amen? Na although we want this, but let it be our prayer that, Lord, gusto ko talaga to eh. But if this is not your will, let your will be done. Kasi, alam mo yun, may mayroon tayong mga
meron tayo, marami tayong mga pagkakataon na gusto natin yung design natin yung laging nasusunod, di ba? Na gusto natin, mas gusto natin yung si Lord yung susunod sa atin kesa tayo yung sumusunod sa Panginoon. Yung sa mga simpleng salita na nga lang ng Panginoon, ang sabi niya sa atin, di ba? Ang sabi naman ng Panginoon sa atin, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen? At tayo naman, ang ginagawa natin, baliktad. Gusto natin, all these things muna. Unahin muna. "Let all these things be on me, then I will seek the kingdom of God and His righteousness." Amen? Na, kapatid, hindi muna ako ano ngayon eh. Kasi, alam mo, may mga part-time ako. Siyempre, kailangan nating pumita. Hindi naman po masama na maghanap buhay tayo. Amen? Talaga naman pong, it's really a blessing na nagmumula sa Panginoon that we have our works, we have our jobs, and we earn our income. Amen? But let us not forget our time with the Lord. That very special time, that quiet time, that Sabbath day that should be for the Lord our God. Yung minsan, off muna, binigyan ka ng Panginoon ng Sunday off, but then you choose to do something else kesa pumunta sa gawain sa Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, ang design ng Panginoon, napakasimple naman eh, di ba? Sabi niya, seek me first. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen? Yung lahat ng blessings na nakikita natin, yung lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Panginoon, that is meant for us. But we have to obey. We have to follow. Amen? Kasi kailangan muna natin siyang hanapin. Let God's kingdom first be established in our hearts. And all these things ay nilikha ng Panginoon for you and for me. So, let us not, wag nating ibahin yung design ng Panginoon. Amen? Sabi niya, seek me first. So, let us seek Him first. Let us be an empty canvas sa Panginoon. Let us be, na alam mo yun, na talagang i-honor natin yung design ng Panginoon sa buhay natin. Meron pa nga tayo minsan, ang pag kami nag-i-invite sa atin, alam mo yun, yung sasabihin pa natin na pag nag-invite sa atin, sige lang sis, saka na lang, magpapakabait muna ako bago ako pumunta sa Panginoon. So minsan, gusto muna natin all these things, tapos righteousness, then saka tayo sa kingdom. Hindi, we cannot do it alone. Amen? Na, let God do it for us. Let us come. Pumalik tayo sa Panginoon. Pumunta tayo sa kingdom ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. And then let righteousness follows. Let His righteousness follow you. Let all these things follow you. Amen? Na, ang sabi ng Panginoon, ito yung sabi ng Panginoon, ito yung sundin natin. And one more thing, ano pa daw yung example nung ibang mga design ng Panginoon na karaniwan ay binabago natin. Sabi pa daw dito, sabi daw sa isang salita ng Panginoon, sa Malakay 3:10, sabi niya dito, "Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga saganang pagpapala." Buong buo daw. Tapos, tayo naman, kapag talagang tungkol na sa tithing, lahat tayo nagiging CPA na, nagiging accountant. Meron na tayong mga pag-gross at saka pa net income na tinatawag. Kahit malinaw na nga yung sinabi ng salita ng Panginoon, buo. Amen? Sabi daw, buong buo. May iba bang ibig sabihin yung buo? When the Lord says buo, ibig sabihin lahat. Amen? So, sabi ng Panginoon, ibigay mo yung tenth, yung buong buo ng inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng simbahan. Sabi niya, subukan ninyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi, buksan ko ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masasaganang pagpapala. Ang bawat command, ang bawat promise ng Panginoon ay may kaakibat na instruction. Amen?
Minsan kasi kinakat natin eh. Na parang dito ang kukunin lang natin is that bubuksan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bubuksan daw niya yung mga bintana ng langit tapos ibubuhos niya yung masaganang pagpapala sa akin at sa pamilya ko. But then, yung commandment, kinalimutan na natin. Ang sabi, gagawin ko to, but first, ibigay mo ng buong buo yung ikasampung bahagi mo sa tahanan ng Diyos. Amen? Trust, let us trust the design of God. Let us submit to His will. Sa ganung paraan, we will never go wrong po. Amen? So, ano pa daw? Ano pa daw ba yung kautusan tungkol sa pagbubuhat dun sa ano pang instruction ang meron sa pagbubuhat ng kabanang tipan? Sabi daw po dito sa mga bilang 4:15, kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito'y naibalot na nina Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay, sapagkat mamamatay ang sino mang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. At sabi din sa mga bilang 7:9, sabi daw dito, hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. So, ang pangalawang instruction pala ng ating Panginoon para dito sa kabanang tipan is that may mga tao na nakatalaga para magbuhat ng kabanang tipan. Amen? Merong mga tao that were designed para sila yung talagang magbubuhat. Una, kailangan daw ito ay binubuhat, hindi sinasakay sa cart. Pangalawa, sabi, may mga tao na nakatakda na magbuhat ng kabanang tipan. Amen? Hindi kahit sino lang. Hindi bunot lang. Amen? Sige, ikaw na. No, hindi ganon. So, bukod sa design ng Panginoon, sabi pala dito is that tinuturo pala sa atin is that to respond according to your calling. Amen? Sabi daw dito, we should act excellently kung saan tayo in-station, kung saan tayo inilagay, kung ano yung post na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi bakit? God especially designed you for that calling. Amen? If you are called to pray, you pray. If you are called to have your devotions at i-share mo yung devotions na yan sa mga kapatiran, you do it because that is your calling. Amen? If you are designed to preach, you preach because you are made specially for that. Amen? Yung design ng Panginoon sa'yo is iyon. If you are crafted or if you are designed by God, ikaw ay ginawa ng Panginoon, you are called to evangelize na pagka alam mo yun, you have the heart to evangelize, to reach out on people, do it. If you are called to be a missionary, be on it and be excellent on it. Kasi yan yung idinisign sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi ang sabi daw dito, let us respond according to the calling of God sa atin. Sabi nga, di ba? Lagi daw nating tatandaan, we are the best version of ourselves, but the worst duplicate of someone else. Ulitin ko po, sabi daw, we are always the best version of ourselves, but we are the worst duplicate of someone else. You are good kung saan ka inilagay ng Panginoon. Amen? Na wag tayong malungkot na, ay, Lord, ang gusto ko sana maging pastor eh. But I am called into this kasi alam mo, sa kingdom ng Panginoon, may kanya-kanya tayong posisyon. Hindi naman tayo pwede lahat tayo pastor. Lahat na lang tayo nag-preach. Wala nang nag-evangelize. Wala nang nag-greet sa mga newcomers. Wala nang nag-pray. Kasi ang gusto lang natin isang posisyon, no? Kaya tayo ginawang buong body, ang isang body is that may kanya-kanya tayong position. So let us respond according to the calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi sa Efeso 2:10, sabi daw dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man. Upang gawin natin. You are designed for that, kapatid.
if you have the heart to pray para sa church, to pray para sa ating mga pastor, although we are all called to pray, but if you are called to be an intercessor, God made you special for that calling. If you are called to preach, preach excellently for the glory of our God. If you are called to be a pastor na para mag-take care of the kingdom dun sa flock ng Panginoon, God has called you specially for that. And God has, sabi niya, wherever I appoint you, I anoint you. So let us not miss the anointing. If you are good in singing, yung minsan, alam mo yun na, Lord, gusto ko rin kasi sana maging party ako ng himig. But yun lang kasi yung boses mo is not for that. Amen? You are called for something else. And do it for the glory of God. If you are good in if you are good in dancing, you can be a tambourine. Do everything what you have for the glory of our Father, because that's how He had crafted you. That's how He had made you. Amen? Doon ka tinawag ng Panginoon. God is an all-knowing God. Kaya in full trust, tumugon tayo ng naaayon sa panawagan ng ating Panginoon. Let us read carefully ang bawat instruction na ibinibigay sa atin ng Panginoon. When God said, follow my design, this is my design, do it as God's design. When God said, I called you for this, I appointed you for this, and I'm anointing you in this, let us respond to that calling. Amen? Matuto tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. Kasi bakit? There is blessing in obedience. Amen? There is protection in our obedience. Amen? Maging excited tayo sa pagsunod ng Panginoon Diyos. Kasi walang mababaliwala sa bawat pagsunod na ginagawa natin. Sabi daw dito, kasi ayaw naman din natin na ma-miss natin yung calling natin, di ba? Sabi nga dito sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Naalala ko tuloy yung preaching dati ni Pastor Rico. Sabi niya, let us not miss our anointing. Kaya nga mga kapatid, it is my prayer that we will not miss the calling just because we are busy running after someone else's anointing, that we fail to respond to our very own purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. It is really my prayer that we will respond correctly and obediently sa calling na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa totoo nga, masaya naman talagang sumunod ng tama eh. Alam mo, yun yung obedience is something that we can look forward to. Let us see, tingnan natin yung salita ng Panginoong Diyos, kung ano yung sinabi, ano yung mga gantimpala na kaya niyang ibigay dahil sa ating pagsunod, dahil sa ating obedience. Sabi daw dito, ilan lang to dun sa mga nakuha ko. Sabi dito sa Deuteronomy 28:1-9, sabi niya, ang pagpapala sa pagiging masunurin, kung susundin lamang ninyo, if, sabi niya, kung susundin lamang ninyo, si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. He will bless your crops. Amen. He will bless your land. He will bless your income. He will bless your earning. He will bless your finances dahil po sa ating pagsunod. Dahil sa ating tamang pagsunod, kung susunod lang tayo ng tama. Sabi niya pa, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. He will bless you to become fruitful. Amen? Fruitful, hindi lang. When God, kapag si Lord ang nagsabi ng fruitful, hindi lang yan naka-confine sa
sa fruitfulness ng sa isang area ng buhay mo. It means that you will be fruitful in every areas of your life if matututo tayong sumunod ng tama sa ating Panginoong Jesus. Sabi pa raw dito sa number 5, sa verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Everything na gagawin mo will be blessed because you have the right obedience in your heart. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo at tutuparin ang kanyang mga tungkulin. There is blessing in our obedience. Nakikita ng Panginoon ang puso natin na handang na gustong sumunod sa kanya. And he is pleased. Sabi nga niya, di ba? Obedience is better than sacrifice. More than what you give. More than pa dun sa mga isinasakripisyo mo, yung mga ibinibigay natin, is that yung tamang puso natin, yung tamang pagtugon, at tamang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Sabi daw dito sa... Let me end with this verse. Ang sabi daw dito ay, sa unang hari 2:3-4, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak ay susunod na salinlahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ang buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Amen. The secret to a peaceful life is our obedience. The secret to God's blessings is yung tamang pagsunod natin sa Kanya. It is my prayer po mga kapatid ngayong gabi na tayo ay hubugin ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang pagsunod sa Kanya. That in that time na muli ay babalik siya dito sa mundo, napakasarap ng pakiramdam na i-welcome tayo ng Panginoon at ang sasabihin sa atin ay that, "Welcome, my good and faithful servant, just because we had obeyed and we had obeyed correctly." And I am encouraging everyone to have that obedient and humble heart before the Lord. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, tayo po ay manalangin. Amang Manal, maraming pong salamat sa ngayong gabi, O God. Panginoon, kayo po ang mangusap, O Lord God. Kayo po, O Lord God, ang mag-anoint ng bawat salita na binitawan ninyo ngayong gabi, O Lord God. Nothing of your word will be in vain, O Lord God. Lord, these words can transform, O God. This word, O Lord God, can bring forth, O Lord God, lahat ng magagandang bagay na ikaw ang lumikha, Panginoon. Lord, I pray, O Lord God, na, Panginoon, ikaw po ang nataas ngayong gabi. Na ikaw po, O Lord God, ang nakilala namin ngayong gabi, O God. Bigyan niyo po kami ng tamang puso, O God, ng tamang puso. Ng malinis na puso, ng may puso, na nagdi-desire, O Lord God, na mag-offer sa iyo ng tamang pagsunod, O Lord God. Lord, we worship you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Ako po si Elder Carla and see you all next time. Shalom.